Kumusta mga brad? Pag-usapan natin kung bakit tinaguri ang chickboy ng kasaysayan si Jose Rizal. Kilalanin natin ang mga babae na naling kay Rizal. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Jose Rizal ay tinuturing na martir ng bagong bayan, ang dangal ng laing kayumanggi, doktor, makabayan, pambansang bayani at marami pang iba. Pero sa kabila nun, bakit mas naaalala ng mga Pilipino ang pagiging chickboy nito kesa sa nagawa niya sa ating bayan? Ang tanong, totoo nga ba na si Jose Rizal ay matinik sa chicks? Well, si Jose Rizal kasi ay palakaibigan na tao at dahil siya ay makata at magaling magsalita, hindi nakakapagtaka na maraming babae ang nahuhumaling sa kanya. Ayon sa kaapu-apuan ni Rizal na si Gemma Cruz Araneta, friendly at charming lang talaga si Rizal sa mga babae, kaya lapitin talaga ito ng chismis. Ayon din sa Belgian historian na si Lucien Spitel, na hindi totoo ang chismis na babaero itong si Rizal. Maging ang historian ng Ateneo de Manila University na si Reverend Jose Arcilla ay hindi rin sang-ayon na chickboy itong si Rizal dahil wala raw itong ibang pinagkakaabalan kundi magbasa ng libro. Unang tumibok ang puso ni Rizal noong 16 years old ito. Una niyang natipuan that time si Segunda Katikbak na isang batanggay niya na 14 years old noong panahong yun. Kaso ang problema, engaged na pala itong si Segunda kay Manuel Luz. Siyempre dahil bata pa lang itong si Segunda at hindi pa naman kasal, iniisip ni Rizal na may pag-asa pa. E kaso sa uli, natuloy pa rin ang kasal ni Segunda at Manuel Luz. Ito ang kauna-unang heartbreak ni Rizal. Mabilis namang nakamove on si Rizal. Kaya nung pumasok ito sa University of Santo Tomas, nakilala naman nito si Leonor Valenzuela. E sakto pang naging magkapitbahay ang dalawa sa boarding house nito sa Intramuros. At dito nagsimula silang magsulatan. Kasong problema, si Rizal ay may isa pang nililigawan that time bukod kay Leonor Valenzuela. Ito ay ang kanyang kababata na Leonor din ang pangalan, na si Leonor Rivera. Pero sa uli, mas nanaigang pag-ibig ni Jose Rizal para kay Leonor Rivera. Si Leonor Rivera ang may ituturing na first great love ni Jose Rizal. Bagamat nung umpisa ang relasyon nila ay patago, nagtagal naman ang kanilang relasyon ng 11 years. Nagtungo sa Europa si Rizal dahil para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pagsusulat ng kanyang kampanya para sa reforma ng bansa. Ibig sabihin, nauwi sa LDR o long distance relationship ang tambalang Jose Rizal at Leonor Rivera. Gayunpaman, tuloy-tuloy sila nagsusulatan sa isa't isa. Kaso ang problema, wala silang natatanggap na sulat. So paano nangyari yun? Ito ay dahil ang nanay ni Leonor ay hindi boto kay Rizal. Kinausap nito ang post office na anumang sulat na dumating mula kay Rizal ay wag na wag ipapadala. Ganun din ang gagawin pag may dumating na sulat mula kay Leonor. At lahat ng sulat na yan ay ipapadala mismo sa kanya. Dahil sa kawalan ng komunikasyon, dito na unti-unting lumamig ang relasyong Jose Rizal at Leonor Rivera. Kaya mula noon, dito na nagsimulang manligaw ng iba't ibang babae itong si Rizal. Dahil sa daming lengguwaye ang alam ni Rizal, maraming babaeng banyaga ang naumaling sa kanya. Isa sa naling sa kanya ay ang Kastilang si Consuelo Ortega. Nakarelasyon niya rin ang hapon na si Seiko Usui at niligawan ang British na si Gertrude Beckett. Pero may isa pang nakarelasyon si Rizal. Nabanggit ko na to kung napanood niyo yung mga nauna kong video. Ito ay si Nelly Bausted na nakilala ni Rizal sa Paris. Kaso may ka-love triangle siya sa babaeng ito. Alam niyo kung sino? Ito ay ang kaibigan niyang si Antonio Luna. Actually, sobrang type talaga ito ni Antonio Luna si Nelly Bausted. Katunayan, si Rizal pa nga ang kinikwentuhan niya tungkol sa nararamdaman niya sa babaeng ito. Kaso sa uli, ang nangyari na friendzone itong si Antonio Luna ni Nelly Bausted. At dahil mas naging close si Nelly at Rizal,
na bad trip itong si Antonio Luna at hinamon niya itong si Rizal ng duelo. At buti na lang ay hindi ito natuloy. Kalaunan, nagkatuluyan nga itong si Jose Rizal at Nelly Bausted at muntikan pa nga itong magpakasal. So bakit di natuloy ang kasal? Ito ay dahil si Nelly Bausted ay nais na maging protestante itong si Rizal. So dahil ayaw ni Rizal ng institutional religion, walang naganap na kasal hanggang sa umalis na lang siya sa lugar. Nung nagtungo naman itong si Rizal sa Belgium, dito niya naman nakilala si Susanna Kobe. Taong 1890, dito muling nagparamdam si Leonor Rivera kay Rizal sa pamamagitan ng sulat. Sabi sa sulat, kailangan na niya magpakasal sa isang British engineer at kinasal nga ito kay Charles Henry Keeping. Pero ang huling babaeng nakasama ni Rizal hanggang sa araw ng kanyang execution noong 1896 ay si Josephine Bracken. Nakilala ni Rizal si Josephine Bracken sa dapitan at na love at first sight nga itong si Rizal. Kaso nung una, hindi boto ang pamilya ni Rizal kay Josephine Bracken dahil iniisip nila na espiya ito ng mga Kastila. Biruin mo, dumating siya kasama ang kanyang tatay-tatayan para magpagamot kay Rizal sa dapitan para ipagamot ang nanlalabong mata ng matanda. E marami namang doktor that time sa Maynila. Gayunpaman, nagkatuluyan din ang dalawa at nagsama. Katunayan, nagkaanak pa ito na pinangalan sa tatay ni Rizal. Kaso, dahil isinilang ito na premature, binawian din ng buhay ang sanggol. Alam nyo ba na isa sa hanggang ngayon ay pinagtatalunan ng mga historian sa kasaysayang ito kung totoo nga bang ikinasal si Rizal kay Josephine Bracken? Kasi kung ikinasal ito, malinaw na tinalikuran na rin niya lahat ng pinaglalaban niya. Ayon kasi sa version ng mga praile, bago i-execute si Rizal, pinapirma nila ito ng retraction of documents na nakasaad dito na binabawi na niyang lahat ang kanyang mga sinabi laban sa simbahang Katoliko. At sa huling oras, dito na ikinasal si Rizal at Josephine. Gayunpaman, mariing itinatanggi ito ng mga kamag-anak ni Rizal na pinapalabas lang ng mga praile na ikinasal si Rizal kay Josephine Bracken para mapatunayan na pumirma nga ng retraction document si Rizal para lahat ng isinulat ni Rizal ay mabaliwala. Pero alam nyo ba kung tatanungin ang lahat ng historian kung sino nga bang talagang minahal ng sobra ni Rizal, iisa lang ang kanilang sagot. Ito ay si Leonor Rivera. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.